kanya-kanyang pakulunga ang ilang ahensya ng gobyerno ngayong araw ng mga puso. Pero sa mga walang kadet, huwag maging bitter dahil ayon sa Okta Research, mataas naman ang probabilidad na mahanap mo na ang the one for you. Ano nga ba ang chance mo sa pag-ibig? Sasagutin yan ni Ace Cruz sa kanyang balitang A to Z. Effort ako noon. Gabi-gabi, pumupunta ako sa kanila. Ano po kasi siya eh? Talagang consistent po kasi siya talaga. Pagka ano, halimbawa, kagaya po noon, nung nagsama po kami, dalawang trabaho po ang pinapasok niya nung nagsama po kami. Ganitong fighting spirit ng newlywed couple na sina Keith at Kathleen, na aminadong hindi naging matamis ang pagsisimula ng samahan dahil sa kung minsan hindi pagkakaunawaan. Pero aminado rin silang kulang kung walang isa't isa. Kaya tumantong ang mga ito sa pagtatanan at ngayon, totohanan na. Kampante na po ako. As in, ano na po ako eh, parang kahit sa ako na siya hayaan eh. Kasi may pangahawakan na po ako. Legal wife na ang peg, hindi na po side chick. Charing! Puro sige na raw silang makasal dahil sa paniniwalang may dagdag itong blessing sa pagbunga ng kanilang pamilya. Hindi naman habang buhay, nasa baba kami. Balang araw, aangat din kami. Talagang sinisipagan ko lang po araw-araw talaga. Kabilang sina Keith at Kathleen, sa higit isang daang ipinag-isang dibdib sa kasalang bayan ng District 4 ng Quezon City ngayong Valentine's Day. Bukod naman sa kasalang bayan, may ilan ding paandar ang government agencies ngayong araw ng mga puso. Ang MMDA at Manila Traffic and Parking Bureau, business as usual pa rin sa panguhuli ng illegal vendors at illegally parked na sasakyan. Pero with a Valentine's twist. Kaya nga lang po, talagang pahihiya na kasi hanap buhay lang din. Merienda lang naman yung ano namin. Hindi po namin kayo pinagbabawal maghanap buhay. Ang sa amin po, ilagay po natin sa maayos na lugar. Halos ma-broken-hearted tuloy ang mga nahuli kasi walang patawad kahit ma-Valentines. Huli niyo pa kami. Boss, kinakausap ko na. Ano ba kayo? Wala na kayong patawad. Boss, wala na kayong patawad. Tinatanong muna kita, may lisensya ka ba? Pero in the spirit of Valentines, may pa-flower naman ang mga otoridad sa kanilang tough love na ipinamalas. Happy Valentines! Bulaklak tayo. Thank you, ha? Hi. Ay, puso eh. Samantala, ramdam din ang Valentine's Day Spirits LRT Station kung saan may paharana at libreng chocolate flowers pa ang transport officials at Coast Guard personnel para sa mga commuters. Although we're too old, we feel we're too old for Valentine's Day, but we do appreciate that it is Saint Valentine. It is also a saint. All these things, parang kasama ito sa pasasalamat natin sa ating mga pasahero at ganun din, mabigyan din sila natin ng konting kasayahan or katuwaan sa kanilang biyahe. Pero paano naman ang Valentine's kung nananatili kang single? Walang dapat ikaingit sa mga naharap na kanilang tunay na pag-ibig. Dahil sa tansya ng Okta Research Group, mas malaki pa rin ang tsansa mo na mahanap mo ang iyong true love kumpara sa mapanalunan ang jackpot prize sa 642 Lotto. Nakikita naman natin yung proof sa population. Maraming may asawa sa ating demographics. So, ibig sabihin, hindi naman nahihirapan makahanap ng love life yung mga kapwa Filipina natin. So, hindi naman gano'ng kahirap. Baka 1 in 100 lang ang probability. Good news din sa mahihain at hindi palalabas dahil mas mabilis nang humanap ng mamahalin salamat na lang sa iba't ibang online dating platforms. Sa halip na babiyahe ka pa, kunyari, makikipagkita ka, babiyahe ka sa malayo, yung nakilala mo, nasa Manila ka, tapos taga Laguna, ganun, babiyahe ka pa sa Laguna, medyo hassle. Pero kung bago kayo magkita, nag-usap na kayo, nag-usap, nag-share na kayo ng mga interests, nag-video call kayo, mas madali na makailala yung tao and kaya mas madali na rin makakuha ng jowa. Pero sa huli, ang pag-ibig guys sa loto, hindi makaka-jackpot kung hindi ka rin willing tumaya sa iyong iniibig. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz.